Hi guys, kumakain rin ba kayo ng seafood na kagaya ganito? Halina't magluto tayo! Ito nga palang seafood na ito ay binili ko doon sa palengke na good for 40 pesos only. Marami na siya. Binago nga naman daw ang tawag nito. Iwan ko lang kung ano ang tawag nito sa inyo. By the way guys, bago nga pala tulituin, dinikdik muna namin yung dulo nito para madali siyang sipsipin. Kasi kung hindi siya madikdik, mahirap siyang lumabas. Ayun guys, hugasan lang natin ng maigi ng ilang bisis hanggang sa luminaw na ang kanyang pinaghugasang tubig. Habang hinihugasan, napaisip kami kung anong klaseng luto ang gawin namin dito. Pero, ang sabi ng iba ay mas masarap daw ang ginataan. Kaya yun nga, napagpasya namin na iluto ito sa gata. So, ayun nga guys, naghanda na kami ng niyog or gata at sibuyas, bawang at luya. So, ayan guys, ihanda na natin yung kakang gata. At magsimula na tayong maggisa. Yung naisip namin ay igisa muna bago lagyan ng gata. Pwede rin na maidiretso na sa gata kasama ang seafood na sa inyo rin. Parang mas gusto kasi namin yung igigisa muna yung sangkap para mas lumabas talaga yung amoy at ang sarap niya. Hanggang sa na-golden brown na yung ating mga sahog, ilagay na yung seafood. Habang nilalagay sa kawali ang seafood, amoy na talaga. Ang sarap-sarap na. Amoy pa lang, hindi pa nga luto. Nakakatakam ng kainin. So, ayan nga guys, nilagay na yung ating gata. So, yun nga guys, dahil napakasarap nito na seafood, maliban sa masarap, masustansya na, ito ay nagbibigay sa atin ng iodine. Rich ito sa iodine. At ilagay na yung natitirang sangkap kagaya ng luya. Maganda guys na mas madalas tayong kumain ng mga seafood dahil ito ay nabibigay ng vitamina at masustansya sa ating katawan. Mainam rin ito sa may mga guwetter at bagong pang para daw dumami ang gatas. At ito na nga, maghanda rin tayo ng additional ingredients kagaya ng sili at dahong sibuyas para mas lalong sumarap. Depende sa inyo, pero mas masarap talaga pag may dahon ng sibuyas at sili. Tapos lagyan na natin ng asin, paminta, at saka kung mayroon din kayong tanglad, pwede rin para mas sumarap. So ayan nga guys, pakuluan lang natin ng mga ilang minuto kasi madali lang naman tumaluto ang seafoods. Tapos lagyan lang natin ng konting magic syrup, depende rin sa inyo. Habang kumukulo, tikman-tikman natin yung sabaw para malay nyo, maalat na. Ayan din, lagyan din natin ng garnishing tulad ng sibuyas dahon. Habang kumukulo, tikman natin kung nakuha na ba natin ang sarap na gusto natin. At takpan uli para sa kunting kulo na lang. So, ayan guys, dahil madali lang naman siyang maluto at nakuha na natin ang lasa na gusto natin, pwede na natin kainin. By the way, ang pagkain ito ay sisip-sipin lang at higupin ang sabaw. Ayan guys, luto na. Please subscribe!